Hello guys, solo farsign Leo R. Sagittarius. Welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888. Welcome, welcome. Alamin natin kung anong messages farsign Leo R. Sagittarius ng Baraha para sa inyo ngayong Friday. The general reading sa pwede kang makaresonate. Gamitin mo ang iyong intuisyon sa panunood. Two, three, four, five, six. Okay, fire sign, Leo, Aries, Sagittarius. Okay, guys. Sa araw na ito, ikaw ba ay may kausap or nag-sign up ka ba sa isang dating website or sa pakikipag-date online, okay? Kasi posibleng ang araw na ito is makatanggap ka ng isang mensahe, letter, love letter, regarding sa offer sa'yo na relationship from long distance, from distant horizon, okay? So, pwedeng makatanggap ka sa araw na ito ng letter na gusto kang maging karelasyon niya, letter na gusto kanyang pakasalan, letter na tungkol sa promotion or sa salary increase or sa new job. So, comment down below if resonated ka dito. Tingnan mo siya, okay? Farsign Leo, Aries, Sagittarius. So, if ever naghihintay ka ng letter or ng confirmation message, pwedeng today, galing sa malayo, galing sa malapit na lugar, pwedeng makatanggap ka ng message. Love letter, invitation sa wedding, pwedeng wedding invitation siya, na gusto kang maging ninong, ninang. Promotion sa trabaho, pwedeng makatanggap ka ng message na yung kakilala mo, biglang yumama, na-promote, yung kakilala mo, parang ganon. So, sa araw na ito, posibleng may nag-iisip sa'yo or ikaw itong nag-iisip sa kanya, okay? Mapa-relationship man siya or family members, may nakikita kang or parang may nararamdaman kang panghihinayang or parang meron kang homesickness na nararamdaman, parang ganun. Okay, first card natin is King of Swords. Sinasabi ng Baraha sa'yo dito na sa araw na ito, nangangailangan ka ng focus sa kung ano talaga yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Okay? Kailangan mo ng straightforward na approach and focus. Okay? And isang Gemini, Libra, and Aquarius, ang posibleng kailangan mo ng focus. So, ibig sabihin niya, kasi itong Seven of Swords, kailangan mong maging totoo sa sarili mo. Diba? Yun yung kailangan mong i-focus. So, Biyernes Santo ngayon, marami kang pagninilayan, parang ganun. So, magninilay-nilay ka, first sign Leo, Aries, Sagittarius, na may kailangan ka palang bigyan ng focus. So, for example, bigyan mo ng focus sa araw na ito, yung iyong emotion, yung iyong personalidad. Kailangan mong maging totoo sa sarili mo. Kailangan maging totoo sa nararamdaman mo. Kung ano yung nararamdaman mo. And kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Yung iba din sa inyo dito, may mga first sign Leo, Aries, Sagittarius na medyo pag-give up na sila sa usaping pera. Kasi pwedeng ang tagal-tagal na nilang nag-a-apply ng trabaho pero wala pa rin dumarating. Paubos na yung savings nila, yung konting pera, na-scam pa, parang ganun. So, nandito ka sa Five of Swords na medyo parang gusto mo nang isuko itong pangarap mo, lalo na sa usapin pera. Parang gusto mong i-give up itong dreams mo na yumaman, maging matagumpay, lalo na sa usapin pera.
Seven of Pentacles, oh, 'di ba? So nakikita natin dito na naghihintay ka. Naghihintay ka kung kailan magsha-shower ng pera sa buhay mo, magsha-shower ng blessings and abundance. Naghihintay ka kung kailan marireceive yung biyaya or blessings na minamanifest mo. And yung iba din sa iyo dito, hindi lang pera yung hinihintay nyo, hinihintay nyo rin kung kailan darating itong emotional fulfillment, achievements na to sa buhay mo. So, ibig sabihin yan, naghihintay ka kung kailan maaayos yung mga gusot sa pamilya mo. Kung kailan babalik yung pagkakaroon mo ng stable, secured, harmonious na family life. Parang ganun. Next card is Six of Pentacles. Oh, diba? So, kung nakikita mo dito, sinasabi ng baraha na naghihintay ka, first sign, Leo, Aries, Sagittarius, kung kailan magiging balanse yung pera mo. Diba? Ang dami-dami yung mga issues regarding money. Parang, nung pumasok yung 2024, masyadong mahigpit yung daloy ng pera sa inyo. Lalo na yung mga Leo and Aries. Pero yung mga Sagittarius, medyo nagiging, parang ano, visible na ngayon yung pera. Parang medyo nakikita nyo na yung mga pagbabago. But, kung ano man daw itong pain and heartaches na napagdaanan mo or pinagdadaanan mo sa ngayon, rest assured na may pagbabagong magaganap dito. So, ipag-pray mo, pag nilay-nilayan mo sa yung sarili sa araw na ito, since Espiritu Santo naman, kung ano yung mga pwede mong magawa sa yung buhay, kung paano mo mabago yung takbo ng buhay mo, mapa-emotional man yan or financial. Trabaho. Nakikita natin dito guys na may kailangan kayong bigyan ng focus. Siguro may naisip kayong bagong ideas, inspiration, kung paano kumita ng pera, kung paano maging successful sa business mo, or sa kung ano paman. Yun ang kailangan mong bigyan ng focus sa ngayon. Okay? And, nakikita ko sa'yo dito, may isa ditong single na first sign, Leo siya. Leo or Aries or pwedeng Sagittarius yung iba. Pero mostly Leo to, na financially, sobrang nahihirapan siya na i-balance yung financial niya. At the same time, matandang dalaga na siya or matandang binata. So, ibig sabihin, ramdam niya yung tower sa ngayon. Parang gusto niyang sumabo, gusto niyang sumuko. Kasi feeling niya, sabay-sabay eh. Emotional, wala na nga siyang relationship, wala na nga siyang support system. Hindi niya maramdaman na may nagmamahal sa kanya. And financial, ganun din eh. Parang feeling niya minamala siya. So, dito sa barahang to, sinasabi ng baraha sa'yo dito na if ever naghihintay ka ng manliligaw or pwedeng tao na gusto mong maging tagapagligtas mo, nakikita natin dito guys na walang masyadong message yung baraha sa'yo na may parating. Pero dito, sa unahan, meron siya na parang siguro isa sa mga magiging last resort mo dito para matapos na yung problema mo is ganun na nga. Pwede kang makipagkaibigan, makipagrelasyon sa ibang lahi, sa ibang lugar, sa ibang bansa, or pwede kang umalis, lumipat ng ibang lugar para makahanap ng trabaho sa ibang lugar. Parang ganun. So, thank you guys and see you again. Bye!